po ako ngayon. Hello, 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 hello lahat. Hello po sa lahat. Magandang gabi po. Ngayon po ay Sunday. And then, as usual, Sunday is Inday Day. So, ang mga Inday po ay nakakalabas. So, ito po ang resulta. Nag-feeling maganda po tayo ngayon. Pero, ayan po, kahit anong gawin, wala nang pagbabago. So, pasensya na po kayo. Masaya lang si Inday ngayon kasi it's Sunday, so nakalayag-layag ng konti. Guys, pag ako lumalabas, talagang kailangan meron akong daladalang isang malaking bag. Kasi gusto ko lahat ng pinamimili ko, doon ko siya nilalagay. Ayoko siya yung may mga bit-bit-bit-bit. Hindi ko ugali yung may bit-bit dito, may bit-bit dito. Para hindi ako komportable. Tapos, gusto ko siya nasa isang lalagyan lang. So, lagi ako nagdadala ng backpack. So, kung mga kaibigan ko, ang sabi nila sa akin ay para daw ako isang tomboy. So, kasi yun na talaga yung nakaugalian ko na pag ako lumalabas is nakabackpack ako ng malaki. And then, nakadamit ako ng panglalaki. Hindi naman siya panglalaki, pero yung casual talaga na komportable ako. Yun talaga lagi ang get up ko kahit saan ako magpunta. Ayun na nga. So, Linggo, lumabas si Inday. Limo na. Natulog muna si Inday ng hanggang alas 3 ng hapon. Pagkatapos nun, lumabas si Inday. Tapos, ang purpose ko talaga sa paglabas is makapunta ng simbahan and makashop ng mga pangangailangan ko the whole week. So, after nun, next week uli, ganun uli ang ginagawa. So, every Sunday lang, parparehas lang po yung ginagawa ko. Kaya, guys, ito na yung aking bag. Na papakita ko sa inyo kung ano yung mga na-shop ko today. So, so ito guys ang aking bag. Ang aking mahiwagang bag. Isa po siyang backpack. Ayan. Ito po. Ito po yung lagi kong daladala. Kasi kailangan lahat po ng pinamili ko is nandito po siya lahat. Ay, hindi ko po ugali yung nabibit-bit ako sa kabila. May bit-bit ako sa kabila. May nakalagay pa siya dito. Hindi ko po ugali yon kasi hindi ako komportable. Parang gusto ko siya nasa isang lalagyanan lang. So, every time nalalabas po ako, meron ako isang malaking bag. Ayan. So, guys, ito. Pakita ko po sa inyo kung ano yung nilalaman itong malaking, mabigat na bag. Okay? So, isa-isahin po natin. Wala naman po akong importanteng nakalagay dito. So, ayun nga po. Sinabi ko sa inyo, lahat ng pangangailangan ko this week is binili ko. So, wala po akong ibang kailangan kundi yung aking mga kape. Ayan guys, kasi pagising ko sa umaga, inuman ko ng mainit na tubig. Hindi po kumpleto ang umaga ko pag walang kape. So, after mainit na tubig, kailangan uminom po ako ng mainit na kape para mabuhay po ang aking dugo. Para makapag-work ako, hindi ako inaantok. So, kailangan ko po ng kape. Ayan. So, guys, ito po, sabihin ko sa inyo, every Sunday, binibigyan po ako ni Lolo ng allowance ko for Sunday na lalabas ako. So, binibigyan niya ako ng 150. So, 150 po, papakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko at kung magkano pa yung maisisave ko. So, parang magiging tips ko po to sa inyo kung paano magtipid. Ayan. So, ito nga po. Bumili ako ng kape. This coffee is worth how much? $28. Hong Kong dollars. So, ayan na po. Kailangan ko ng kape. So, bumili ako ng kape. Ayan. The next thing is ang ating merienda. Ayan. So, guys, pag ako nasa Pilipinas, itong mga biskuit po ganito, hindi ko pinapansin. Pero pag nandito po ako sa ibang bansa, ito po agad ang una kong hinahanap sa tindahan. Kasi, pag pagod ka sa maghapon, tapos nagugutom ka, diba ang hirap mag-prepare ng pagkain para sa sarili mo? So, gusto mo na lang is yung one click, andyan na agad, makakain mo agad. May mga tinapay naman po dito na talagang para sa amin.
Pero yun po is kailangan pong lagyan ng palaman, kailangan mo pong magluto ng kung anik-anik na bago mo siya makain. So kung ito po ang bubuksan ko, kakainin ko, is one click lang po, mapubusog na po. So ayan po, is made of katamaran. So ayan po, itong aking magic crackers. Ayan. So ito po ay kinakain ko afternoon sa coffee time. Yung tea break namin sa afternoon to. Ayan guys. So this is how much? $9. Ayan. Magic crackers and then magic creams pala. Ayan, cracker sandwich. Ayan. And then guys, diba ang hirap kasi talaga pagka yung pagod na pagod ka tapos ayoko nang gumalaw pag yung pagod na pagod ako. Gusto ko kukuha na lang ako, kakain ko na lang, iinumin ko na lang tapos. And then guys, ayan. So sa araw-araw, kailangan ko po ng chocolate. Kaya po ako'y bumili ng chocolate. Mas pagising ko sa umaga, inuubos agad yung energy ko lagi. Diba? Sa maghapon na, kasi apat na palapag po yung bahay ko. So, in the afternoon na, yung mga around 2 PM na, parang nanglalata na ako, parang hindi ko na kaya. Parang, sa sobrang init ng panahon ngayon, diba? Parang bang nauubos na ako sa kandila. So, gusto kong kumain ng medyo makakapagpataas ng energy ko. Bukod sa kape. Pero inom muna ako ng kape. So, bukod sa kape, is chocolate po ang nakakapagbigay ng energy sa maghapon ko. So, ito po, kailangan hindi mawala sa 1 week na pinamimili ko. So, ito pong chocolate na to is worth $14. So, ayan po, guys. And then, may isa pa. So, ayan, huwag na po kayong magtaka kung bakit ganito kataba si Inday. Kasi, puro sweets po ang nasa bag ko. Ayan, guys. Ayan. Another biscuits. Oreo. Ayan. So, maghapon po, talagang kailangan may non-stop. Kailangan may kinakain. Pagpasok ko ng kwarto, kailangan meron akong kakainin. Pagka wala, parang ang lungkot ng buhay, diba? Para masaya lang ang buhay. Ayan, bili tayo ng pang-pag-good vibes, diba? So, ayan, guys. Yung mga pinamili ko na yan is 1 week ko na po yan mauubos. Hindi po siya isang araw lang. 1 week ko po siyang i-consume. Ayan. So, 1 week is 7 days. Slowly ko lang po siyang kakainin. Hindi po siya one at a time lang. So, ayan lang po ang aking pinamili today. So, guys, yung 150 ko is ito yung nabili ko. Ayan, yung coffee na worth $28. And then, yung aking magic creams na $9. $9 na ba? Yes, $9. And then, this one is yung Oreo is $10. And then, this one is $14. So, guys, yung 150 ko, may natira pa akong how much? 87. O, diba, guys? Yun po ang natipid ko sa 1 day. Ayan. So, yung 87 ko na yun, pwede ko siyang i-save. Diba? Ang laking tulong. So, pag ikaw, guys, marunong ka mag-save dito sa ibang bansa, makakaipon ka talaga. So, pero tanongin niyo po ako, wala akong ipon. Hindi, guys, kasi kung tutuusin, yung 150 po na yun is not enough for 1 day dito. Yung, kaya ang ginagawa po namin is nagtitipid po kami. Kailangan kasi sa mga, sa iba po, pag lumabas sila, kailangan nilang kumain ng breakfast, ng lunch, tsaka ng dinner. So, kami po dito, manapakaswerte na po namin kasi they allowed us to eat kahit day off. Kahit ano pong kainin namin, ayan, from breakfast, lunch, and then dinner, allowed po kami kumain kahit day off namin. So, ayun po, malaking tulong po sa amin yun. Kaya, tapos binibigyan pa po kami ni Lolo ng, si Lolo is yung tatay ng amo ko. So, nabibigay siya ng extra $150 every Sunday para may allowance kami if ever na gusto namin lumabas. So, ako, I always want to go out because of gusto ko mag-attend ng mass every Sunday and gusto ko rin na makabili ako ng mga gusto kong pagkain for the whole week na pagtatrabaho ko. Para ba comfort food na din. Ayun po, so, pag matipid ka talaga,
kaya mo magtipid. Pero kung hindi mo kaya, okay lang din naman. Kasi, importante po kasi is pagkain. Ayan, paano ka magtatrabaho kung wala kang pagkain, di ba? So, yun nga po yung pinagpapasalamat namin is may free coming food every Sunday. Paano pa kaya yung walang, hindi allowed na kumain sa mga bahay nila. So, di ba, nakakaawa. So, kung kaya niyo magtipid, magtipid. Kung hindi naman, kain lang, di ba? Okay lang yun. So, guys, ayan, sana, huwag niyo po akong tularan na puro sweets ang kinakain. Pero, kasi po, guys, ito yung, talagang, nagpapalakas ng maghapon ko. So, hindi kompleto ang araw ko kung walang mga ganito. Kaya, ayan, especially po yung kape. Mawala na po silang lahat. Huwag lang ang kape. Coffee is life para sa akin. Ayan. So, guys, maraming salamat po sa mga sumusuporta po. Thank you. And then, asahan niyo po na susuportahan ko din kayo. Ayan, maraming salamat po. And God bless.